Magandang araw po mga kaibigan. Ako po pala si Abel, isa po akong content creator na namamahagi ng mga praktikal na kaalaman o solusyon na may kinalaman sa ating araw-araw na pamumuhay. Ang ibabahagi ko po sa inyo ngayong araw na to ay mga praktikal na solusyon na pwede niyong magawa, plano ng inyong mga financial goal, lalong-lalo na kung kayo po ay nasa edad na 50, 60, or 70 pataas. Ano nga ba yung tinatawag nating financial goal? Sa madaling salita, ang financial goal ay isa itong mapa o pagpaplano. Sa madaling sabi, kung paano natin ginagastos o ginagamit ng tama o iniipon ang mga pera na pumapasok sa atin. Siyempre po, kasama na rin po dito yung pagpaplano natin sa ating pagtanda kung ilan or magkano yung maitatabi natin sa ating pangtanda kung hindi na natin kayang maghanap buhay. Ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay 10 pamamaraan o suhestyon na galing po kay Lane Martensen. Isa po itong Amerikano na magaling sa pagpaplano or financial planning sa pananalapi. Kadalasan po sa ating Philippine setting, sa ating mga Pilipino, ay napaka mapagmahal po tayo sa pamilya. Kaya lagi nating inuuna ang kapakanan ng pag-aaral ng ating mga anak at ang kanilang magagastos, ang kanilang mga matitiran at ating mga matitiran. Kaya kadalasan, pag nagpaplano tayo ng financial goal natin, ay nahuhuli na tayo. Maaring tayo ay nasa 50 na, sa 60, or pataas na edad pa. Pero may mga solusyon o suggestion na binigay si Lane Martensen na pwede nating magamit para at least tayo ay humabol doon sa ating tinatawag na goal planning or financial goal planning. Unang-una niya pong binanggit ay huwag nating ikasama ng loob or huwag nating panghinayangan ang time na nawala dahil iba-iba po ang setting o characteristic ng pagpaplano ng pinansyal. Tandaan po natin, hindi po tayo nag-iisa sa ganitong klase ng kondisyon. Tulad po ng nabanggit natin kanina, dahil tayong mga Pilipino ay talagang mapagmahal nga naman sa ating pamilya, ay lagi nating inuuna ang kanilang kapakanan. Ay hindi ka takataka na nahuhuli ang pagpaplano natin sa mga pag-ipon o pagpaplano natin sa ating pagtanda. So ganun po yung nangyayari sa atin. Huwag ikalungkot dahil hindi na natin mapupunan ang panahon na nawala. Ang magagawa na lang po natin ay mag-isip kung paano natin susolusyonan o hahabulin yung mga panahon na nawala sa atin. At ito ay may mga paraan. Pangalawa po sa naging suggestion ni Lane Martensen kung paano natin hahabulin ang ating financial goal planning ay dapat nating i-assess ang ating situation kung nasaan na tayo ngayon. Kung tayo po ay may malusog na pangangatawan, ay ipagpalagay na lang natin na kung tayo ay 50 na may malakas na pangangatawan, tayo po ay meron pang 10 taon para maging 60 years old. Or tayo naman ay meron pang 15 taon para maging 65 at 20 taon para maging 70. Hindi po natin namamalayan mga kaibigan na napakalaki ng pwede nating magawa sa loob lamang ng 5 taon, 10 taon at 20 taon. Napakalaking bagay po yan kung tayo po ay nag-focus sa mga bagay na pwede nating magawa. Dahil ang pinakamalaking asset po natin ay yung kakayahan natin na magtrabaho at kumita ng pananalapi para sa ating tinatarget na goal. Kailangan lang po nating mag-focus dun sa isinet nating mga target na timeline para makamit natin yung pananalapi na ating hinahangad. Dahil pag nag-focus po tayo, hindi namamalayan natin ang panahon, lumalakad at lumalaki yung ating naiipon na pera. Hindi po mahalaga kung magkano ang pumapasok na pera. Ang mahalaga po dito ay kung magkano yung perang na itatabi natin pag tayo ay kumikita. Yan po ang pangalawa sa mahalagang suggestion ni Lane Martensen. Pangatlo po sa practical na suggestion na binigay ni Lane Martensen ay know your numbers. Dapat alam mo kung saan nang gagaling yung perang pumapasok. Galing ba ito sa sweldo o sa negosyo o sa kahit ano paman. Dapat malaman natin ito at malaman din natin kung ano yung mga dahilan ng ating paggastos. So dapat nating malaman yung pinanggagalingan natin ng cash inflow, cash outflow para po makontrol natin
yung paglabas at pagpasok ng ating pananalapi. Hindi natin makokontrol ang bagay na hindi naman natin alam kung ano ang pinanggagalingan. Kaya importante po na malaman natin ang source ng ating funds at ang source ng ating expenses. Ang pang-apat po na practical na solusyon na kanyang binigay ay dapat tayong magkaroon ng isang buong buwan na pagpaplano o paglilista ng mga pagpasok at paglabas ng ating pananalapi. Nang sa gayon ay mamonitor natin kung gaano kalaki yung ating pumapasok na pera at kung gaano kalaki yung lumalabas na pera. Nang sa ganun ay maimplemento natin ang tamang pagkontrol at para malaman natin ang history at pattern ng ating pag-iipon at paggastos. Ito ang sinabi niya na isa sa pinaka-importante na dapat natin gawin nang sa ganun ay maimapa natin ng tama ang pagpasok at paglabas ng ating pera. Ang panglima naman po na practical na solusyon na binigay ni Lynn Martensen ay keep as much as possible of your own money. So, isipin po ninyo kung kaya ba nating gawin na kung pwede na huwag nating bawasan yung pumapasok na pananalapi na galing sa ating mga sweldo ay dapat nating gawin to. Though hindi man natin eksaktong magagawa ito, ay keep the most na pwede mong itabi sa iyong sariling pera at dyan mamumonitor mo kung gaano kalaki yung maitatabi mo. Sa paglilipas ng panahon, hindi mo namamalayan ay malaki ang iyong natatabi. Dahil kung alam mo lang, maraming tao na maganda ang hanap buhay pero kadalasan sila pa yung walang naitatabi. Kung ikukumpara mo ito sa modest o humble na mga tao na may simpleng hanap buhay, halimbawa ang mga janitor, sila pa ang may naitatabing mas mahigit na halaga kaysa dun sa mga taong may magagandang hanap buhay. Dahil sabi niya, kadalasan kung ikaw ay malaking kinikita, kadalasan din ay ganun din kalaki ang iyong gastusin. So, ayun po ang kanya. Guys, puputulin muna natin sa ikalimang solusyon yung ating video dahil medyo humahaba na. Ayoko naman pong mabore kayo. So, bibigyan natin ito ng pangalawang bahagi, ang ika-anim at kasampung practical na solusyon. So, hintayin lamang po natin. God bless.